So, problem number 10 tayo. Ito yung continue nung ano natin, nung kanina. So, the problem number 10 is log of x sine x. So, log of x sine x. So, ang ginagawa natin is, una, inaalam muna natin kung ano yung mga properties na applicable para sa mga logarithm, no? So, ganito, sa problem number, ano natin, problem number 10 natin. So, kung titingnan po natin yung problem number 10, log of x sine x. So, parang nag-multiply yung dalawang function. So, pag nag-multiply, ano ngayon siya? Addition, di ba? So, ibig sabihin lang po, log of x plus log of sine x, tama? So, anong gagawin natin dyan? So, pag dinerive po natin yun, is magiging, ang derivatives ng log of x is 1, log of, ang derivatives nito is log of e all over x, then yung derivatives ng x, which is yung 1, plus ito, yung log of e all over sine x, then yung derivative ng sine is cosine. Yan. So, simplify po natin. Ito, walang magbabago pag minultiply mo ito. So, talagang ganito na. So, magiging log of e all over x. Pero dito, magiging ito, gawin mong, multiply mo yung cosine x dito. Magiging cosine of x log of e all over sine x. Pero dito, kung titignan mo, cosine x all over sine x. Di ba? Cotangent yan. Cosine identities kasi yan, di ba? So, magiging ganito siya. Saan yung pambura ko? So, magiging ganito. Try natin. So, pag identities to, magiging ganito na siya. Magiging cotangent. Magiging cotangent x log of e. So, ito na yung sagot sa problem number 10 natin. So, di ba? Maikli lang. So, ayan. So, ang proceed tayo sa problem number 12. So, ln and ln of x. So, ibig sabihin, dalawang ln. So, anong ginagawa natin dyan? So, dalawang ln. So, sir, alam natin, ang derivatives ng ln of x is 1 all over x. So, we assume that ln of x is a function of x. So, di ba? Ang derivative ng ln is 1 all over function ng ln. So, ibig sabihin lang po, 1 all over function ng ln. Ano ba yung function ng ln? Sir, ang function ng ln is ln of x. So, ln of x. Then after that, kinukuha naman natin yung derivatives ng function. So, ano ba yung derivatives ng ln of x? Di ba? 1 all over x. So, yan. So, i-multiply lang natin ito. Magiging, ganito na. 1 all over x times x. Magiging x ln of x. So, yan na po yung sagot sa problem. Ano natin? Problem number, ano natin? Problem number 10. So, problem number 10 na yan. So, ang next po natin, problem number 12 pala, sorry. Problem number 14 yung next natin. So, problem number 14. Ano ba yung problem number 14? Ang problem number 14 is x all over ln of, ano natin? Ln of x. So, ang gagawin lang natin dyan is tignan natin yung problem. So, kung titignan po natin yung problem, madali na siya i-derive. Kasi, gagamit ka lang naman ng quotient rule, di ba? So, yung BDU minus UDB all over B squared. So, ano ba yung mauna? Yung B. Yung ln of x times derivative of u, yung 1, minus u, times derivative of ln of x. Ano ba yung derivative ng ln of x? So, ang derivative po ng ln of x is 1 all over x. So, all over what? All over ln of x quantity. So, the answer, i-multi is this 3, yan mo, i-simplify mo. Ln of x times 1 is ln of x. But, x times 1 all over x is negative 1. Diba? Kasi makancel na ito. So, natira yung ln of x squared. So, ito na yung sagot mo sa problem number 14. So, proceed tayo sa problem number 16. So, problem number 16 tayo. So, burayin lang natin ito kasi medyo mahaba-haba lang yun. Hindi na natin habahin yung ano natin sa problem number 16. So, kahit mahaba yung solusyon, explain na lang natin ng maayos para mas maintindihan. Kahit mahaba talaga yung solusyon. So, ano na lang natin? I-short method na lang natin. Then, explain na lang ng maayos. So, the problem number 16 is 16 na tayo kasi 14 kanina. Even man tayo, di ba? 16. Is ito yung page sa ano natin? Page 203, which is yung 4 to 16 ata. So, yan. Ln of 1 plus sine x all over 1 plus sine x cosine plus cosine x, tama? Yan.
So, ang gawin mo, i-practice agad mo by exponential. So, mag-equate ka ng e, matatanggal na ito, di ba? So, ano yung matira? Ang matira, ito po, yung 1. Ang matira lang po dito is 1, ito lang, yung function mismo. So, ang gawin mo, ano bang gagawin mo para makuha mo yung derivatives nito? Eh, di ba, naka-fractionan? Siyempre, mag-BDU minus UDB all over B squared. So, ano yung B natin? Ang B po natin is 1 plus sine x plus cosine x multiply sa derivative of u. Derivative of 1 is 0. The derivative of sine x is cosine x minus u. Ano ba yung u natin? Yung 1 plus sine x times the derivative ng denominator. The derivative of 1 is 0. The derivative of sine is cosine. But the derivative of cosine is negative sine. Yan. All over what? All over ito na naka-quantity. 1 plus sine x plus cosine x quantity squared. Yan. Simple pa natin. Cosine x times 1 is magiging cosine x. Cosine x times sine x magiging positive sine x cosine x. Tama? Cosine x times cosine x is magiging cosine squared x. Nandito naman. Cosine x times negative times 1 magiging negative cosine x. Tama? Cosine x times negative times positive sine is magiging negative sine x cosine x. Tinito. Negative sine x times negative is positive times 1 is positive sine x. Negative sine x times negative positive times sine x magiging sine squared x. Kasi sine times sine is sine squared, di ba? All over ito, yung 1 plus sine x plus cosine x squared. Yan. Try natin. Ano matatanggal? Positive sine x and cosine x dito sa negative. Ano pa? Positive cosine x to negative cosine x. So, natira yung cosine squared x at yung ito, yung plus sine x plus sine squared x all over what? All over ito, yung 1 plus sine of x plus cosine of x quantity, no? So, kung gusto mo, pwede mo pa yan i-simplify, no? Kung si-simplify mo yung quantity, magkakaroon ito ng squared, which is magiging Pythagorean identities, no? So, kung okay naman, kahit ganito lang. Pero kung hindi ka satisfied, pwede mo i-simplify. Kung gusto mo pa i-simplify, kasi masisimplify pa yan. Pag in-expand mo yung exponent na to, magkakaroon ng identities yan. Yung denominator mo. So, para hindi na mahaba, okay naman yung ganitong sagot. Applicable naman. So, proceed tayo sa page, ano natin, ano ba yung next natin? Yung next po natin doon is page 206, no? Sa differential calculus. So, by Peterson. So, even number naman. So, ganun. So, proceed tayo sa problem number page 206 pala.